Magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipino ngayon, sa lahat ng mga Pilipino na nanonood po sa amin ngayon. Kami po yung nagpapasalamat dahil binigyan niyo kami ng oras at pagkakataon para marinig ang aming mga damdamin. Ito po ay walang nag-utos sa amin. Kami po mga artista, nagtulong-tulong, nagbuklod-buklod kasi gusto namin mailabas kung ano po yung nararamdaman namin ngayon. Kung ako po ang tatanungin, hindi ko mapaliwanag at hindi ko rin po alam kung paano ako magsisimula dahil sobrang galit po na nararamdaman ko. Hindi po dahil sa nawalan lang kami ng trabaho, hindi ganun kababaw yun. Kung ako tatanungin, matagal ko nang pinaghandaan po yan. Kasi po, alam ko, ang pag-aartista ay hindi pang habang buhay. Maaari ngayon, gusto ka, sikat ka, pero lahat yan, wala pong kasiguraduhan. Kaya lahat po yung pinagandaan ko. Ngayon pong may pinagdadaanan ng buong mundo dahil po sa COVID-19, alam niyo po sabi ko sa sarili ko, na proud po ako. Kasi sabi ko, hindi ko akalain na mapaghahandaan ko ang mga ganitong sitwasyon. Na ang buong pamilya ko, na pagsama-sama ko. Yun, pangarap ko lang po dati yun. Sabi ko, hindi ko, ano, basta pangarap ko lang makapagpundar ako para sa pamilya ko, para mabuo ko sila. Kasi bata pa lang po ako, watak-watak na po kami. Hanggang dumating na po yung pagkakataon, nabigyan ako ng oportunidad para magtrabaho sa ABS-CBN. Dahil po doon, natupad po ang aking pangarap. Nagsumikap ako. Halos hindi ako matulog. Kasi yun po ang araw-araw na dinadasal ko sa Diyos. Kahit huwag niyo po ako patulugin, bigyan niyo lang po ako ng oportunidad na makapagtrabaho na regular. At binigay po sa akin ang Diyos yun. Kaya nung dire-diretso yung trabaho na binibigay sa akin, hindi po ako nagreklamo. Kahit dumating na sa pagkakataon, nagaling sa timba, sasalukin ko ng tabo at ibubuhos ko sa sarili ko, umiiyak ako sa sobrang pagod. Dahil kapag natapos po ako ng 4 a.m., may trabaho pa po ako sa susunod ng 7 a.m. Halos ligo lang po ang pahinga ko. Kaya umabot ako sa pagkataon na naliligo ko, umiiyak ako. Pero ang sabi ko sa sarili ko, hiningi ko to. At dahil dun, lahat po yun sinuportahan ng ABS-CBN. Wala po akong talento. Ang liit ko, ang pangit ko, ang itim ko, bulol ako, marunong mag-English. Wala akong kapasidad o wala akong katangian para maging artista. Pero hindi po yun ang tinignan ng ABS-CBN. Ang tinignan nila, kung ano yung kapasidad mo para magtrabaho at ipakita ang talento mo. Kaya kung sabi ko, kung sipag at sipag lang, yan ang panlalaban ko. Kung determinasyon lang, yan ang panlalaban ko. Kung pangarap lang, yan ang panlalaban ko. At hindi po ako nagkamali doon. Kaya ang ginawa ko, pinagsumikapan ko lahat. Lahat ng trabaho, lahat ng oportunidad, ginawa ko po. Sabi ko noon, nung natupad ko na ang pangarap ko, sa kapag patayo na po ako ng bahay, para pangarap ko makapagsama-sama kami ng mga kapatid ko. Sabi ko noon sa sarili ko, dun ba matatapos yun? Natupad ko na yung pangarap ko eh. Naibigay na sa akin ng Diyos yun. Ano pang may, ano naman ngayon ang naibabalik ko? Naibigay po sa akin. Sabi ko, sarili ko. Ang turo sa akin ng lola ko, dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Alam ko po na kung anuman ang narating ko sa buhay ko, kung anuman meron ako ngayon, yun po ay utang na loob ko sa lahat ng mga taong sumuporta at nanood po sa amin. Sa lahat po ng mga taong umahanga sa amin. At dahil po sa tulong ng ABS-CBN, alam niyo po, niminsan hindi kami pinilit. Niminsan wala sa amin sinabi na parang, tumulong ka naman, pumunta ka doon. Wala sa amin sinabi. Lagi lang pinapaalala po sa amin ng mga boss po namin. Itong lahat ng ginagawa natin, ang kapalit nito, ay serbisyo para sa bayan. Kaya kung mapapansin niyo po,
kahit ano po ginagawa namin. Gumagawa man ako ng teleserye, kasabay po nun, gumagawa ako ng pelikula, nag-shoot po ako ng commercial. Kung magkakaroon po kami ng pagkakataon, kaming mga artista, nagpupunta pa po kami sa mga probinsya. Bakit po? Para makapagbigay ng konting kaligayahan sa mga tao. Para makapagbigay po ng kahit konting tulong sa mga tao. Kaya nagkakaroon po kami ng parang charity. At yun po ibukal po sa loob namin. Kasi yun po yung paulit-ulit nilalagay sa utak na sa amin. Paulit-ulit na nilalagay po sa amin na kinakailangan natin tumbasan ng serbisyo ang lahat ng ibinibigay sa atin. Ang probinsyano po ay halos maglilimang taon na po sa September. Ngayon pong May, halos limang taon na po kami nagtitaping. Ilang pagkakataon na po na sumusuko ako. Sinabi ko po, hindi ko na po kaya, pagod na po ako. Halos araw-araw po ako nagtatrabaho. Ano po ang sinasabi sa akin? Ko, hindi na para sa atin itong ginagawa natin. Ginagawa natin to para pagserbisyoan ng ating bayan. Dahil, ikaw ang nagiging magandang ehemplo para sa mga kabataan ngayon. Ikaw ang nagpapakita ng tunay na buhay sa nangyayari sa bawat Pilipino ngayon. Ikaw ang kanilang inspirasyon. Ang mga taong nasa abroad na nalulungkot, na nakakapanood ng lahat ng ating teleserye, nakakapanood ng Showtime, ng ASAP, yun ang ating serbisyo kasi yun ang ating trabaho. Kung kumpanya po namin, sa pamantayan ko po sa aking buhay, kung ang kumpanya po namin ay may ginawang kawalangyaan, kasalbahiyan, at may inaping tao, alam niyo po, hindi ko lulunin kung anuman ang ipagagawa sa akin. Ako ang kauna-unahang tatanggi at makikipaglaban. Hindi po kami nagsasalita dahil, hindi, natatrabaho kasi yan sa ABS-CBN. Diba? Hindi kasi mga boss niya, hindi kumikita yan ng malaki. Hindi doon. Tapos na po kami doon. Lagpas-lagpas na po kami doon. Hindi na po ang pangsarili namin ang iniisip namin. Ang iniisip na po namin ay ang kapwa namin. Paano namin maibabalik ang lahat ng blessing na ibinigay sa amin? Kasi sa totoo lang po, kung ako makasarili, kung kami lahat ng mga artista nagsasalita dito ay makasarili, hindi po namin ito gagawin. Kasi bakit po? Pwede namin isipin na, eh paano baka masira ang karir namin? Paano hindi na kami magustuhan ng mga tao? Ba't kami lalaban? Diba? Bakit kami lalaban sa mga taong tumutuligsa sa amin ngayon? Pero kung hindi po namin gagawin to at hindi maririnig ng mga tao ang nasa dibdib namin, ang mga hinaing namin, ang mga nasa isip namin, sino po ang gagawa? Lahat kami matatakot? Anong gagawin namin ngayon sa bahay namin? Magti-TikTok? Para mapaligaya po kayo? Ang tanong ko lang po, pasensya na po kayo ah. Ngayon na lang po kasi kami, tagal na rin po natin kasi napahinga. Ngayon kami nabigyan ng pagkakataon para magsalita eh. Mula na napasara po ang ABS-CBN, kinikimkim po namin yung galit namin dito sa dibdib namin. Diba? Anong klaseng hustisya o anong klaseng mga tao ang gumawa nito? Yung po ang tinatanong ko. Kasi kasi kaming mga artista, maaaring lahat ng panglalait inabot na po namin. Diba? Tama po yung sinabi ni Kim. Minamaliit kami, kasi hindi naman kami nakapag-aral, artista lang kami, hindi naman kami nakapagtapos. Diba? Lahat ng panglalait, okay lang po yan. Wala namang problema dyan. Diba? Opinion niyo po yan. Ang sinasabi ko lang po, nung nagkaroon ng COVID-19, alam niyo po, ang ABS-CBN ang isa sa mga nanguna para tumulong sa ating bansa. Kaming mga artista, walang nagsabi sa amin, walang nagpilit. Kahit maging buhay na namin ng kapalit. Kung manonood kayo sa balita, halos lahat ng mga artista nasa labas. May mga artista na kumikilos kahit hindi nyo nakikita sa TV o sa social media. Bakit? Kasi po, ito na yung pagkakataon namin para naman kami ang tumulong. Kasi po, yung mga hindi nagagawa ng iba, kami na po ang gagawa.
Kasi nakakahiya naman po sa inyo. At nakakatakot lang po. Sabi ko nung sarili ko yung sinara yung ABS-CBN. Ganun ba kasama yung ano? Yung nangyari, ano ba po bang nagawa namin mali? Ano bang nagawa ng mali ng kumpanya ko? Kasi yun ang tinatanong lagi ng mga tao eh. Hindi ako mahilig sa social media. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi ko ito papasukin. Kasi alam ko masasaktan lang ako dyan at hindi yan ang buhay ko. Basta ang alam ko, tatrabaho lang ako. At yung trabaho sa akin, ang tawag sa akin, artista. Pero ang tingin ko sa ginagawa ko, trabaho lang to. Napilitan po ako mag-post sa mga IG ko. Bakit? Sobrang galit na galit po ako. Sabi ko, anong klaseng tao to? Sa gitna ng pandemya, sa gitna na nangyayari sa ating bansa, nauna nyo pang isipin, ipasara ang ABS-CBN bago kesa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Kami pong mga artista, ang ABS-CBN, kami po ang mga isa sa mga pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Kami po, may binabayaran po kaming tax taon-taon. Meron po kami binabayaran VAT every month. Napakalaki ng naitutulong namin bukod sa binabayad namin tax. May serbisyo kaming ibinibigay sa mga tao. Pupunta kami sa ibang bansa para kamustahin ang lahat ng mga OFWs. Bakit dumating ang pagkakataon na ito na kami ang naisip niyong tanggalin na sa panahon ngayon, ang ABS-CBN at ang mga artista ang unang, ang isa sa mga tumutulong sa mga tao ngayon? Ano pong malaking problema dun? O ngayon, tatanungin ko kayo, sa lahat ng mga basher, ng mga fans ko, kamusta po kayo? Sa lahat ng mga trolls dyan, kamusta po kayo? Magpapakadyologs na po ako. Bakit po? Kasi, sabi ko nga, ang mga tao ngayon, sa lahat ng mga taong naninira sa amin, hindi kayo pwedeng labanan o kausapin na mahinahon. Ngayon, kakausapin ko po kayo sa sarili niyong lingwahe. Pasensya na po kayo. Galit na galit ako eh. Galit na galit na galit na galit. Sobra po ako. Ngayon po, ano po ba uunahin natin ngayon? Tanggalin ang kumpanya na tumutulong sa ating kapwa, sa lahat ng mga Pilipino, o yung sugal na pinapasok sa ating bansa? Buti pa yung Pogo. Diba? Pinaglalaban nyo. Itong kumpanyang tumutulong sa lahat ng mga tao ngayon, pinasara nyo. Ano yun? Tapos yung mga tao, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa kayo na nawala ng trabaho ang 11,000 na tao. O ngayon, kaming 11,000 na tao, anong mangyayari sa amin ngayon? Ngayon, kaming mga artista, paano namin tutulungan ang ilang pamilya tinutulungan namin at binubuhay namin? Anong sabi ni Harry Roque? Di ba? Anong sabi niya? Oh, kumila kayo, Dole. Di ba? Okay, mag-alala. Bibigyan namin kayo ng ayuda. Eh kung ang buong Pilipinas kayo, hindi nyo masuplayan eh. Pati kami makikidagdag. Ano pong gagawin namin ngayon? Alam niyo po, ang hirap eh. Ang hirap, ang ano eh. Nag-iisipan ko sa kuto dadalin sa mahinahon na pakiusapan. Tingin nyo, pag kinausap ko kayo ng mahinahon, ayos, maaawa kayo sa amin. Saan ko dadalin itong ano? Ano pong pipigilan ko pa ang nararamdaman ko? Na lahat naman tayo, walang kasiguraduhan kung makakalagpas sa COVID-19 na ito. Sabi ko nga po eh, bago pa matapos to, ang pinaka-importante, masabi ko kung ano yung totoo ko nararamdaman sa inyo. Alam niyo po, akansya na po kayo.
Sorry po, sorry po. Sobra po ang galit talaga na alam ko hindi lang po ako marami sa mga kasamahan ko, marami sa mga kasamahan ko sa industriya. Pero kung hindi po ako maglalakas ng loob, at magpapaka-neutral ako, at magpapaka-diplomasya ako, sa tingin ko, hindi ito ang tamang ano, pamamaraan para kausapin kayo. At least sa lahat sa amin, ako, bahala na bukas. Sasabihin ko na kung ano nararamdaman ko. Ako po si Coco Martin at maraming salamat po sa inyo. Ayon po kay ano, kay nabasa ko lang po ito. Ayon po kay Senator Recto, sabi niya ganoon. Kung may nagawang penalty o paglabag ang ABS-CBN, bakit hindi niyo pagbayaran ng penalty, 'di ba? Bakit hindi niyo ano? Kasi po kami, wala po kami alam sa batas. Pero ang alam po namin ng batas, yung pagiging makatao. Kasi sa ang pinag-uusapan po ngayon, kung normal lang po ito na panahon na to na walang pinagdadaanan ng bansa natin, ng COVID-19, walang ganyan. Definitely. Di ba po nagpunta na po tayo sa Senado? Hinarap po ng mga boses, ng mga boss po natin at sinagot lahat ng mga katanungan. Ang hinihintay na lang natin ngayon ang Congress at willing tayong humarap po doon. Sasama kami mga artista para pakita ang suporta. Pero may pinagdadaanan ngayon ang ating bansa. Sabi ko nga, law? Sa mga taong nagbabash namin, law talaga? Ang alam namin, dahil hindi kami maalam sa batas, hindi naman kami attorney, di ba wala naman kami, hindi naman kami nag-aaral ng law, ang alam namin yung law ng pagiging makatao na sana, ang pinupunto lang namin, hindi naman masama yan dahil lalaban kami ng patas dahil alam namin na walang ginawang kasalanan ng aming kumpanya. Ang pinag-uusapan namin, ang sinasabi namin sa inyo na sana naiintindihan nyo, may pinagdadaanan ng ating bansa ngayon at sana naging makatao man lang sila, sana pinatapos man lang nila ito, saka tayo pare-pareho pumunta sa Kongreso at tignan natin kung ano ang magiging resulta. Ganun lang po. Ito boy, humihingi po kami ng paumanhin sa lahat ng mga taong nanonood. Pasensya na po kayo kung nagpakita po kami ng emosyon. Ng totoong nararamdaman po namin sa ngayon, tulad nga po ng sabi natin, Juday, mga tao po kami at pare-pareho po tayo. Nagkataon lang ng trabaho po namin ay bilang artista. Sa lahat po ng mga kasamahan kong artista sa industriya, mapasa GMA, sa Channel 5 o kahit saan man, sa indie films, mainstream, humihingi po kami ng tulong at suporta po sa inyo. Laban po natin lahat to. Sa lahat po ng mga Pilipino, sana po tulungan niyo po kami, nakikiusap po kami. Kasi kung magsasawalang kibo tayo at hahayaan natin to, para na lang tayo nagpasipa at hanayaan natin pagtawanan tayo. Wala nang ibang oras kundi para kumilos kundi ngayon at nagsisimula pa lang po tayo. Maraming maraming salamat po.